Tiniyak ng Philippine Marines na makakatanggap ng benepisyo gaya ng scholarship ang mga naulila ng 7 nasawing sundalo sa engkwentro sa Patikulsulu. Sa kabila nito, puno pa rin ang pighati ang mga kaanak ng mga nasawi. Mula sa Fort Bonifacio, may live report si Haji Rieta. Haji! Yes, iba na lang mo talagang damangano itong kalungkutan dito sa loob ng auditorium ng Philippine Marine Corps Headquarters sa Taguig City. At dahil nga kagabi nga no, yung huling gabi ng lamay nitong 7 sundalong nasawi matapos ang engkwentro sa Patikulo Silo nitong Sabado. Balot ng kalungkutan ang buong auditorium ng Philippine Marine Corps Headquarters sa Taguig City. Huling lamay na kasi ng 7 sundalong nasawi matapos makaengkwentro ang mga apo sa Yafo Sulu noong Sabado. Ang buong Philippine Marine Corps, labis ang pagdadalamhati sa sinapit ng 7 nilang kasamahan. Unang-una po, kami po ay nalulungkot sa pangyayaring ito. Nakikiramay din po kami dun sa mga naiwan po ng ating mga kasamahan. Saan po ng mga kasamahan ko sa Marine sa pamumuno po ni Brigadier General Romeo Titanalgo, kami po ay tas pusong nakikiramay at asahan po nila na kami po ay bukas palad po na tutulong sa kung ano man po ang pwede namin maibigay na tulong sa kanila. Si Aling Marites, ina ni Corporal Andres Buguana, na isa sa pinakabatang nasawi, labis daw ang lungkot sa pagpanaw ng anak na nakatakdang iuwi sa kanilang probinsya sa Ifugao mamayang hapon. Masakit po. Ayun lang naman po ang pag-asa namin. Pero ito po. Paano na kayo? Ano? Ewan ko na po. Bahala na dyan. Kital, habang buhay naman po, nabuhay pa ng tao, may pag-asa po. Nitong Marso naman, huling nakausap ni Mang Juanito, ang anak na si Corporal Jason Durante. Masakit daw para sa kanya nangyari sa anak dahil mag-isa niya itong ipinalaki. Gayunman, kailangan doon nilang tanggapin ang nangyari sa anak. Aminado si Mang Juanito na nung una, tutol siyang maging sundalo ang anak. Noon, sinabihan ko yung anak ko. Sabi ko, mahanap na lang siya isang ibang trabaho. Ay ayaw naman niya kasi talagang gusto niyang magsundalo. Kasi nasa puso niya yung gusto niya talagang maging isang sundalo siya. Ayon sa Philippine Marines, wala raw dapat alalahanin ng mga naiwang kaanak ng 7 nasawing sundalo. Meron po tayong binibigay yung sa National Financial Assistance nga, Special Financial Assistance to the Relatives. Then meron din po binibigay yung Navy, yung Marines, and then especially po yung mga batalyon na pinanggalingan nila, nagbibigay din po ng tulong. Then ito pong mga institution kagaya po ng AFP Embay, APSLY, DOJ, pati po yung mga institution kagaya po ng Kawal, Agawad sa Kawal. So nagbibigay po sila ng suporta din po sa mga naiwan. Ibang sa nga ay magdamag na nakabantay no itong mga pamilya, naiwang pamilya nitong 7 sundalo nga nasawi nga sa engkwentro nitong Sabado. Samantalang yung mga kasamahan naman nila ngayon na nasa Marines ay talagang palitan sila sa pagbabantay bilang pagpupugay nga dito sa kasamahan nila nga nasawi nitong Sabado. Ibang? Maraming salamat, Haji Rieta.